It's ngernTV. Kita niyo mga katropa, nilagyan ko siya ng ano, ayan. Ayan. Tingnan natin ko. Asya. Ayan. Nasobra ng punti, pero hello mga katropa! Maagang nagumpisa ang araw ko. So, update lang dito sa ginagawa kong propeller shaft. Buo na siya. So, pag-assembling ko na lang, tapos ipapakita ko sa inyo kung papaano. Ayos na. Kita niya mga katropa. Yan ah. Nakakabit na siya. Meron ng keyway. Hindi na matatanggal yan. See. Yan. Okay. So baka ang kailangan ko na lang gawin dito, doon sa loob, lalagyan ko ng Teflon material. Parang mahabang bearing para siguraduhin na ano siya, sealed, hindi papasok ang tubig. Ayan na ang finished propeller shaft. Umpisahan na natin ngayon yung vertical shaft. Tinuturno ko itong aluminum rod na to para lalagyan ko siya ng bevel gear. Yung end na yan, yan yung magtutugma doon sa end ng propeller shaft.
like and subscribe. Maglalagay na naman uli ako ng thread para doon din sa yung end na yon nung shift na ginagawa ko. So, ito na yung nagawa ko this morning. Pasensya na kayo, hindi ko na nai-video kasi masyado ako nagmamadali. But anyway, so, ito po yung ginawa ko. No? Nilagyan ko siya ng keyway dito.
So, ito po yung, ito po yung key. At nakalagay yan ng ganyan. Ayan, ganyan. Tapos, paglalagyan itong, yeah, ayos na. Ihigpitan ko na lang siya. Ayos na mga tropa. Mahigpit na siya. Okidoki! So, ito na po yung nagawa ko doon sa pangalawang shaft or axle na gagawin ko. Yan. Dito sa end na to, maliit na bevel gear. Dito, malaking bevel gear. Actually, somewhere here. Okay mga katropa, so eto na po yung natapos ko na dalawang shafts. Ito po ayan, pataas siyang ganyan. Tapos ito po yung propeller naman. Ayan. So next ay medyo marami-rami pa rin akong gagawin. Una ipe-frame ko pa itong anong to. Itong second shaft na to, ito, ipe-frame ko siya para pataas siyang ganun, papunta sa motor. So, ganyan po forma niyan. Okie-dokie! Hindi ko na rin naiwasang bumili nitong mga extra mga tools na ganito, oh, mga katropa. Yung mga iba rito, hindi ko gagamitin eh. Tulad nito, isa lang ang gagamitin ko rito. Ito naman, isa lang ang gagamitin ko. Pero, dahil set sila akong bilhin, binili ko na lang sila ng sets. So, yan, dami ko ngayong tools. kailangan kong linisin tong part na to ng aking man cave. Mga katropa. At dahil dito ko ipagpapatuloy yung aking ginagawa. Abangan na lang ang susunod na kabanata, mga katropa. Ito, mukhang malayo pa bago natin matatapos tong bangkang to. Please bear with me and keep watching my videos mga katropa. Please like and subscribe para masuportahan ninyo ang aking channel. Thank you! Huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you!